Masayang araw mga bata! Masaya akong makasama kayo sa araw na ito. Kamusta na kayo? Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan at sakit. Ngayon ay nais kong ipakilala sa inyo ang ating mahusay na pinuno ng paaralan ng Dolores Piring Elementary School na si Ginoong Louie D. Lupus. At siyempre, ako po ang inyong butihing lingkod, Ginang Leslie Q. Quinto, ang inyong guro sa ika-apat na baitang. Bilang pasimula, hingin natin ang basbas ng puong may kapal para sa ating kaligtasan at gabay upang lubos nating maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Sabayan ninyo ako sa pagbasa ng ating panalangin at ating itong isapuso. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat po ng biyayang pinagkaloob nyo sa amin. Salamat po dahil minsan pa kami ay nagkasama-sama sa panibagong araw na ito. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. Linisin niyo po ang aming puso. Gabayan niyo po kami sa araw na ito at bigyan ng lakas at karunungan upang maunawaan naming mabuti ang aming aralin at magamit ito sa mabuting paraan at sa pagsisilbi sa iyo at sa aming kapwa. Lahat po ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aralin natin ngayon, tayo ay nasa quarter 3, week 7, at ang tatalakayin natin ay tungkol sa paggamit ng wasto at angkop na pangatnib. Narito ang mga dapat tandaan sa ating virtual lesson ngayon. Una, ihanda ang module sa Filipino 4, ikapitong linggo. Pangalawa, ihanda ang lapis at papel dahil ito ang ating gagamitin sa pagsagot sa mga gawain. Pangatlo, umupo sa maayos na lugar. Ituon ang isip sa ating aralin. Iwasan ang paggawa ng mga bagay na makakasagabal sa ating aralin. Sagutin ang lahat ng mga gawain. At panghuli, manood at makinig ng mabuti at mag-enjoy sa ating aralin. Ang lahat ba ay nandito na? Magaling! Halina at tayo nang magsimula. Alam ko na ginagawa nyo ng buong husay ang bawat gawaing iniatas sa inyo. Kaya ipagpatuloy nyo ito. Alam nyo ba ang tawag sa salita o lipon ng mga salita at kataga na ginagamit sa pag-ugnay ng isang salita sa kapwa salita o ng isang parirala sa kapwa parirala o ng isang pangungusap sa kapwa pangungusap? Sa araling ito, inyong mapag-aaralan ang tungkol sa pangatnig. Handa na ba kayo? Ang ating kasanayang pangpagkatuto ay nagagamit ng wasto at angkop ang pangatnig. Sa pagtatapos ng kagamitan sa pinatnubayang kasanayang pangpagkatuto na ito, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang mga pangatnig sa pangungusap, tula at kwento. Pangalawa, nakabubuo ng sariling pangungusap gamit ang pangatnig. At pangatlo, nakagagamit ng wasto at angkop ng mga pangatnig sa pangungusap at talata. Para sa ating balik-aral, isulat ang tama sa sagutang papel kung tama ang ipinapahayag na kaisipan at mali kung hindi. Para sa unang bilang, ang pagsasalaysay ay pagpapahayag ng may layuning magkwento ng mga pangyayari na maaaring nabasa o narinig. Sa ikalawang bilang, pagbali-baliktarin ang mga pangyayari sa kwento upang maisalaysay ng maayos ang napakinggang teksto. Pangatlo, maaaring maisalaysay ang napakinggang teksto sa pamamagitan ng pasalita o pagsulat ng mga pangungusap. Pang-apat,
Hindi makakatulong sa pagsasalaysay ang pag-iisa-isa ng mga detalye ng pangyayari sa tekstong binasa o napakinggan. At panglima, talasan ng pandinig at ituon ang buong atensyon sa nagsasalita o sa pinapakinggan. Ito ba ang mga sagot ninyo? Magaling! Ngayon ay tignan naman natin ang dalawang larawan. Ano ang napapansin ninyo sa mga larawan? Tama! Ipinapakita nito ang mga ginagawa ng mga bata noon at ngayon. Noon, ang mga bata ay masayang naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Walang mga gadget na ginagamit. Mga laro ng lahi ang paborito nilang laruin, katulad ng patintero, tumbang preso, tagu-taguan, at habulan. Bukod sa nakakalibang na, ay naiensayo pa ang kanilang katawan sa tuwing sila ay naglalaro. Ngayon, ay mas moderno na ang paraan ng mga bata sa kanilang paglalaro. Kahit sila ay nasa bahay lamang, lalo na ngayon na may pandemya tayong kinakaharap at bawal lumabas ng bahay, nakakapaglibang sila gamit ang kanilang gadget tulad ng cellphone at tablet. Bukod dito, nagagamit din nila ang mga gadget na ito sa kanilang pag-aaral, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Ang mga larawan namang ito ay ipinapakita ang pag-aaral natin noon at ngayon. Noon, araw-araw tayong pumapasok sa paaralan kasama ang ating mga guro at mga kamag-aral. Sama-sama tayong natututo at nagkakasiyahan. Hindi ba't nakakamiss ang ganitong araw? Ngayon naman, dahil nga sa sakit ng COVID-19 at upang makaiwas sa pagkalat ng sakit na ito, tayo ay nag-aaral sa bahay gamit ang mga modules at sa tulong ng ating mga magulang at mga guro. Tandaan, sa paaralan man o sa bahay tayo nag-aaral, ang mahalaga ay marunong tayong magsikap at magtiyaga upang tayo ay matuto. Ika nga, hindi hadlang ang pandemya sa pag-abot ng ating mga pangarap. Dahil tayong lahat, anuman ang lahi natin, hindi tayo marunong sumuko. Ating basahin ngayon ang kwentong Henerasyon Noon at Ngayon na isinulat ni Binibining Jasmine Camille G. Abreras. Naaalala pa ni Aling Lisa noong siya ay bata pa. Nakatayo siya sa harap ng kanilang bahay noon habang pinagmamasdan niya ang mga bata sa kalsada. Pinapanood niya sa may bintana ang mga batang naglalaro. Magamat mga walang sapin sa paa, masaya pa rin silang naghahabulan at nagbibiruan. Hindi alintana ang init ng araw kahit katanghali ang tapat. Hindi pansin ang paligid bagamat may peligro itong maidudulot. Ang mahalaga, sila ay masaya. Kaysa yun noon, kahit simple lang ang buhay. Payak ang uri ng pamumuhay, ngunit ang mararamdaman mo ay hindi maipaliwanag na kasiyahan. Mga panahong hihinto ka at magdadasal kapag kumalimbang na ang kampana at pagdating ng takip silim, nasa loob na ng tahanan ng lahat at sabay-sabay na magdarasal. Kay simple at kay saya ng buhay noon, kahit ito ay punong-puno ng kapayakan. Nababuntong hininga na lamang si Aling Lisa. Ang laki ng pagkakaiba ng kabataan noon at ngayon. Tatapu at parehong masigasig sa pagharap ng anumang pagbabago, ngunit magkaiba sa paraan ng pagtanggap nito. Bigla siyang tinawag ng kanyang panganay na anak. Ma! Sale ngayon sa isang online shop. May magandang bag. Maganda na at saka mura pa. Gusto mo, ma? Dumating namang umiiyak ang bunso niyang anak. Bakit? Ang tanong ni Lisa. Nawala ang mga protection points ko. Kaya siguradong matatalo na ako, ma. Ang sagot ng kanyang anak.
Akala ko kung ano na, online games pala ang iyong iniiyakan. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Aling Lisa? Kung ganon, atin ang sagutin ang mga sumusunod sa katanungan. Para sa unang tanong, ayon sa kwento, ano ang pagkakaiba ng kabataan ngayon at kabataan noon? Ito ba ang sagot niyo? Magaling! Para sa ikalawang katanungan, anong uri ng laro ang kinawiwilian ng mga bata noon at ngayon? Ito ba ang sagot niyo? Ang husay! Pangatlo, kung ikaw, si Lisa, paano mo mapapanatili o may tuturo sa kabataan ngayon ang simpleng pamumuhay? Nandito ang sagot! Talaga namang nakakahanga ka! Ngayon naman, basahin natin ang mga pangungusap ng hango sa kwento ni Aling Lisa. Para sa letter A, pinapanood niya sa may bintana ang mga batang naglalaro. Bagaman mga walang sapin sa paa, masaya pa rin silang naghahabulan at nagbibiruan. Ano kaya ang ginamit na pangugnay sa pangungusap sa letrang A? Ito ba ang sagot niyo? Ang galing! Narito naman ang susunod na pangungusap. Nawala ang mga protection points ko, kaya siguradong matatalo na ako, ma. Ano ang ginamit na pangugnay sa pangungusap sa letrang B? Ito ba ang sagot niyo? Ang galing! Ang mga pangugnay na ginamit natin sa mga pangungusap kanina, kagaya ng bagamat at kaya, ang tawag sa kanila ay mga pangatnig. Ang pangatnig ay mga salita o lipon ng mga salita at kataga na ginagamit sa pag-uugnay ng isang salita sa kapwa-salita ng isang parirala sa kapwa-parirala o ng isang pangungusap sa kapwa-pangungusap. Ang pangatnig na nag-uugnay ng dalawang salita, halimbawa, ina at ama. Ang dalawang salita na ginamit natin ay ina, ama. At ang pangatnig na ginamit natin upang mapag-ugnay ang dalawang salitang ito ay ang pangatnig na at. Para sa titik B, prutas o gulay. Ang dalawang salita na ginamit natin dito ay prutas, gulay. Mahuhulaan nyo ba kung anong pangatnig ang ginamit upang mapag-ugnay ang prutas at gulay? Tama! Ito ay ang pangatnig na O. Ang susunod naman ay ang pangatnig na nag-uugnay ng dalawang parirala. Halimbawa, matangos na ilong at mapungay na mata. Ang dalawang pariralang ginamit natin ay ang matangos na ilong, mapungay na mata. At ang ginamit nating pangatnig upang mapag-ugnay ito ay ang pangatnig na at. Para sa titik B, mahiyaing bata, subalit matalino. Kaya nyo bang hulaan kung anong pangatnig ang ginamit natin? Tama! Ito ay ang pangatnig na subalit. Dahil ang mga pariralang pinag-ugnay natin ay ang pariralang mahiyaing bata at matalino. Pangatlo, ang pangatnig na nag-uugnay ng mga kaisipan o ideya sa pangungusap. Halimbawa, maganda ang bahay pero walang nakatira. Ang dalawang kaisipan o pangungusap na ginamit natin ay ang maganda ang bahay, walang nakatira. At ang pangatnig na ginamit natin dito ay ang pangatnig na pero. Para sa titik B, tutulong ako sa aking mga magulang kapag
Nakapagtrabaho na ako. Kaya nyo bang hulaan kung anong pangatnik ang ginamit natin sa titikbi? Tama! Ito ay ang pangatnik na kapag. Ang galing talaga! Muli nating balikan ang mga halimbawang ginamit natin kanina. Ang mga pangungusap na pinanood niya sa may bintana ang mga batang naglalaro at mga walang sapin sa paa, masaya pa rin silang naghahabulan at nagbibiruan ay ang mga pangungusap na pinag-ugnay ng pangatnig na bagamat. Nakuha niyo ba? Ito naman ang mga pangungusap na pinag-ugnay ng pangatnig na kaya. Ang mga pangungusap na nawala ang mga protection points ko at siguradong matatalo na ako, ma. Nakuha niyo ba ang mga pangatnig? Hindi ba't napakadali nilang hanapin sa pangungusap? Narito pa ang iba pang mga halimbawa ng pangatnig. Ang pangatnig na o, ni, maging, man, kung ngayon, kung, kapag, pag, daw, raw, ngunit, subalit, kung sino, kung ano, at siya rin. Paano ba natin makikilala ang mga pangatnig? Ang pangatnig na o, ni, maging, man, kaya ay ginagamit upang itangi ang isang bagay o isang kaisipan. Halimbawa, anuman ang mangyari, maging matatag ka palagi. Kaya nyo bang hulaan kung anong pangatnig ang ginamit sa pangungusap na ito? Tama! Ito ay ang pangatnig na maging. Para sa ikalawang bilang, makikinig ka ba o makikipagkwentuhan na lamang? Hulaan nyo nga kung anong pangatnig ang ginamit dito? Tama ulit! Ito ay ang pangatnig na o. Ang pangatnig na kung, kapag, pag, sana, sakali ay ginagamit naman upang isaad ang nais o pasubali. Halimbawa, hindi magiging normal ang lahat kung ang mga tao ay mananatiling matigas ang kanilang ulo. Alin kaya dito sa pangungusap na ito ang pangatnig na ginamit? Tama ulit kayo! Ito ay ang pangatnig na kung. Para sa ikalawang bilang, hindi tayo makakapaglaro kapag wala si Coco. O ano? Anong pangatnig ang ginamit kaya dito sa ikalawang pangungusap? Ang galing talaga! Ito ay ang pangatnig na kapag. Para sa ikatlong pangungusap, magbibisikleta sana kami ni Nanay nang biglang umulan. Alin sa pangungusap na ito ang pangatnig na ginamit na nagsasaad ng pasubali o nais? Tama ulit kayo, ito ay ang pangatnig na sana. Para sa pang-apat na bilang, pag lumakas ang ulan, hindi makakapunta dito si Tina. Kaya nyo bang hulaan kung anong pangatnig ang ginamit sa pang-apat na pangungusap? Ang galing talaga! Ito ay ang pangatnig na pag. Para sa panglimang bilang, hindi tayo makakahuli ng isda sakaling lumakas ang ulan. Ano naman ang pangatnig na ginamit dito? Ang galing! Ito ay ang pangatnig na sakaling. Ang pangatnig na bagkus, bagamat, subalit, habang, maliban, samantala, kahit, natapwat, ay ginagamit naman sa tambalang pangungusap kung saan ang isang pangungusap ay kasalungat ng isang punto. Halimbawa, maagang nagising si Tim, samantalang mahimbing ang tulog ni Paul.
ang isa gising, ang isa ay tulog, kaya sila ay magkasalungat. Ano naman ang ginamit na pangatnig sa pangungusap na ito? Kaya nyo bang hulaan? Tama, ito ay ang pangatnig na samantalang. Para sa ikalawang pangungusap, mahal ni Eric si Rhoda, subalit hindi niya gaanong naipararamdam ito. Ano ang pangatnig na ginamit para sa ikalawang pangungusap? Kaya nyo bang hulaan? Tama, ito ay ang pangatnig na subalit. Para sa ikatlong bilang, si Nena ay kumakanta habang sumasayaw. Magkasalungat sila, hindi ba? Yung isa, kumakanta, tapos sumasayaw. Ano naman ang pangatnig na ginamit sa ikatlong pangungusap? Talagang pinapahanga ninyo ako? Ito ay ang pangatnig na habang. Para sa pang-apat, maliban kay Nika, wala nang ibang maahasahan ang kanilang nanay sa kanilang magkakapatid. Ano naman dito ang pangatnig na ginamit? Tama, ito ay ang pangatnig na maliban. Panglima, matutuloy pa rin tayo sa ating pupuntahan kahit na hindi siya dumating. O, hulaan na kung alin ang pangatnig dito. Tama, ito ay ang pangatnig na kahit. Para sa pang-anim, nanalo pa rin sa palisahan si Tina, datapwat may mas magaling sa kanya. Ano naman ang pangatnig na ginamit dito? Ang galing! Ito ay ang pangatnig na datapwat. Ang pangatnig na gawa ng, dahil, sapagkat, kasi, mangyari, kaya, ay nagsasaad ng dahilan ng isang pangyayari at sumasagot sa tanong na bakit. Halimbawa, gawa ng katigasan ng ulo ng mga tao, mabilis kumalat ang COVID-19. Ang tanong na bakit sa pangungusap na ito ay, bakit mabilis kumalat ang COVID-19? Ang sagot, gawa ng katigasan ng ulo ng mga tao. Kaya, ang pangatnig na ginamit dito ay, gawa ng. Para sa ikalawang bilang, si Alex ang napiling presidente ng kanilang klase dahil siya ang karapat-dapat. Ang tanong na bakit ay, bakit si Alex ang napiling presidente ng kanilang klase? Ang sagot, siya ay karapat-dapat. O, ibigay niyo nga sa akin kung anong pangatnig ang ginamit dito? Tama, ito ay ang pangatnig na dahil. Dahil ito ang sumasagot sa tanong na bakit. Talagang napakahusay ninyo! Pangatlo, si Anika ang akin pinagsasabihan ng sikreto sapagkat siya ay mapagkakatiwalaan. Ang tanong na bakit ay, bakit si Anika ang pinagsasabihan ng sikreto? Ang sagot ay, sapagkat siya ay mapagkakatiwalaan. O, ano kaya ang pangatnig na ginamit sa ikatlong pangungusap? Tama, ito ay ang pangatnig na sapagkat. Para sa pang-apat na bilang, nadulas si Ken kasi siya ay makulit. Ang tanong na bakit ay, bakit nadulas si Ken? Ano ang sagot? Kasi siya ay makulit. Ang galing naman. O, hulaan nyo rin kung anong pangatnig ang ginamit dito. Ito ay ang pangatnig na kasi. Para sa panglima, napansin ni Aki na nawawala ang kanyang pitaka, kaya hinanap niya ito. O, ibigay nyo nga sa akin kung anong pangatnig ang ginamit sa panglimang pangungusap. Tumpak! Ito ay ang pangatnig na kaya talagang napakahusay ng mga batang ito. Para sa pangatnig naman na
Kung gayon, sa makatuwid, kaya ay ginagamit upang maging klaro ang isang pahayag na nasabi na. Halimbawa, dali-dali ka kasing sumugod, kaya ka nasaktan. O, ano sa tingin ninyo ang ginamit na pangatnik sa pangungusap na ito? Ibigay nyo nga sa akin. Ang husay! Ito ay ang pangatnik na kaya. Para sa ikalawang bilang, si Juan ang nanalo sa eleksyon. Kung gayon, siya ang mamumuno sa klase. Ano naman kaya ang pangatnik na ginamit sa ikalawang pangungusap? Talagang napakatalino nyo. Ito ay ang pangatnik na kung gayon. Nakakabilib talaga kayo. Nakuha ba ninyong lahat ang aralin natin? Magaling! Ngayon naman, atin ang simulan ang pagsagot sa mga gawain. Ang una nating gagawin ay ang pinatnubayang pagsasanay isa na makikita sa paina 8 ng inyong mga module. Okay, ready na ito? Para sa unang pagsasanay, isulat ang mga pangatnik na makikita sa tula. Isulat ang mga sagot sa inyong sagutang papel. Kalinisan o karumihan. Paghugas ng kamay, laging paalala. Kaya ito'y ating ginagawa. Kalinisay panatilihin ng sasakit hindi mahawa. Katigasan ng ulo ating alisin, bagkus pagkamasunurin ang pagimbabawin. Hanapin ang mga pangatnik na ginamit sa tula. Babasahin kong muli ang tula. Kalinisan o karumihan. Paghuhugas ng kamay, laging paalala. Kaya ito'y ating ginagawa. Kalinisay panatilihin ng sasakit hindi mahawa. Katigasan ng ulo ating alisin, bagkus pagkamasunurin ang pagimbabawin. Ibilang ako ng 20 para hanapin ang mga pangatnik na ginamit sa tula. Handa na? Simula na tayo! Pagiging malinis, huwag katamarin. Pagkus, ating gawin. Paghugas, magligo, kapag ipinagwalang bahala. Tiyak na dumi at mikrobyo, sa'yo ay kakapit. Kapag sa katawan, ito'y nagtagal, sakit ang aanihin. Hanapin ang mga pangatnik sa tula. Uulitin ko ang pagbasa ng tula. Pagiging malinis, huwag katamarin. Bagkus, ating gawin. Paghuhugas, pagligo, kapag pinagwalang bahala. Tiyak na dumi at mikrobyo, sa'yo ay kakapit. Kapag sa katawan, ito'y nagtagal, sakit ang ahanihin. Bibilang ako ng 20 upang mahanap ninyo ang mga pangatnik na ginamit sa tula. Nahanap nyo ba ang mga pangatnik? Halina, pakinggan payo ng magulang natin. At ito ay ating sundin. Kalinisay panatilihin, bagkus katamaray iwaksi natin. Sana'y kalinisan panatilihin, walang mawawala, bagkus lalawig ang buhay natin. Uulitin ko ang pagbasa ng tula. Halina, pakinggan payo ng magulang natin. At ito ay ating sundin. Kalinisay panatilihin, bagkus katamaray iwaksi natin. Sana'y kalinisan panatilihin, walang mawawala,
Pagkus, lalawig ang buhay natin. Hanapin ang mga pangatnib sa tula. Bibilang ako ng 20 para mahanap ninyo ang mga pangatnib. Nahanap niyo ba ang mga pangatnib? Ito ba ang mga sagot ninyo? Ang husay! Para sa gawaing titik D, basahin ang mga pangungusap, tukuyin ang mga pangatnib sa bawat pangungusap at isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Una, nahuli siyan sa online class dahil tanghali na siyang nagising. Pangalawa, nais mamasyal ni Lola Goreng subalit hindi siya pinayagan. Pangatlo, nakasuot lagi ng face mask at face shield si Sam para mapangalagaan ang kanyang kalusugan. Pang-apat, kahanga-hanga ang ipinamalas na katapangan ng mga frontliners ngunit napakadelikado ng kanilang gawain. At panglima, kaunti ang taong makikita mo sa mall sapagkat limitado ang taong pinapayagang pumasok dito. Narito ang mga sagot sa mga katanungan. Basahin at unawain mabuti ang bawat pangungusap. Piliin ang tamang pangatnig upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Una, hindi mo maging man gusto, wala kang magagawa. Pangalawa, nasugatan si Anna, subalit dahil hindi siya nag-iingat. Pangatlo, gayon din dahil malakas ang hangin, maraming bahay ang nasira. Pang-apat, kung gayon, kung sa bagay, hindi niya rin naman gusto ang mamuno sa grupo. Panglima, hindi mo malalaman kung kapag hindi mo susubukan. Pang-anim, nang at sa wakas, tumigil din ang ulan. Pang-pito, kapag habang pumunta kami sa Baguio, ibibili kita ng pasalubong. Pang-walo, maliban Latapwat kay Rosa, wala na akong ibang mapagkakatiwalaan. Pang-siyam, ipinagtabuyan na siya ng kanyang magulang. Ngunit, bagamat, ayaw niyang umalis. At pang-sampu, bata pa lamang si Bebang ay nagtatrabaho na siya at gawa ng kahirapan sa buhay. Narito ang mga sagot. Para sa ating paglalakad, balikan natin muli ang ating aralin. Ano ang pangatnig? Tama! Ang pangatnig ay mga salita o lipon ng mga salita at kataga na ginagamit sa pag-uugnay ng isang salita sa kapwa salita, ng isang parirala sa kapwa parirala, o ng isang pangungusap sa kapwa pangungusap. Talagang napakahusay ninyo. Bakit mahalaga ang pangatnig? Tumpak, dahil ito ang nag-uugnay sa mga salita, parirala at mga pangungusap. Ano naman ang gamit ng pangatnig sa buhay natin? Hindi ba't hilig natin ang pagsasalita at pagkukwento? Lubos tayong mauunawaan kapag maayos nating ginamit ang mga pangatnig. Ang susunod na gawain ay ang pag-isa ng pagsusanay na makikita sa pahina 10 ng inyong mga module.
Para sa panuto, pagdugtungin ang dalawang pangungusap gamit ang tamang pangatnig na nasa loob ng saknong upang makabuo ng buong pangungusap. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, dahil, pero, dapat siyang tularan, mabuti ang kanyang ginagawa. Pangalawang bilang, kaya, subalit, panatilihin ang kalinisan, laging maghugas ng kamay. Pangatlo, kapag, habang, nakikinig siya ng balita, inaayos niya ang kanyang gamit. Pang-apat, upang maging masunurin siyang bata ang kanyang mga kapatid. Pang-lima, dahil, pero, masayang namamasyal sa parke, papanganib ang lumabas. Narito ang mga sagot sa gawain. Para sa susunod na gawain, isulat ang pangatnig na bubuo sa pangungusap. Umwili sa mga pangatnig sa kahon. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Ang mga pangatnig na pagpipilian ay subalit, kaya, dahil, upang, kung, ngunit. Para sa unang bilang, hindi ako nakatulog ng maaga kagabi. Patlang, maingay ang aking kapitbahay. Pangalawa, sanayin maghugas lagi ng kamay. Patlang, makaiwas sa sakit. Pangatlo, walang maidudulot na mabuti ang katigasan ng ulo. Patlang, laging gawin ang makakabuti sa inyo. Pang-apat, hapo ang pakiramdam niyan na isang frontliner. Patlang, hindi niya inalintana ang kanyang nararamdaman. At pang-lima, maaari tayong mamasyal. Patlang, titila na ang ulan. Heto ang mga sagot sa pagsasanay. Nakuha niyo ba silang lahat? Ang galing! Sa pagsasanay titik B, hunan ang patlang ng wastong pangatnig na bubuo sa diwa ng talata. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Ang mga guro, mga sundalo, patlang, mga doktor, ay mga dakilang bayani ngayong panahon ng pandemya. Pare-parehong nagnanais na maglingkod sa bayan habang nabubuhay. Patlang, nasa peligro ang buhay. Gayunman, marami pa rin ang hindi nakakaunawa ng kanilang kalagayan. Patlang, halos kaliwat kanan ang pambabatikos ang natatanggap. Ano nga ba ang higit na kanais-nais? Ang patuloy na maglingkod sa bayan? Patlang, ang paglingkuran ka ng iyong bayan. Sa nararanasang problema ngayong panahon ng pandemya, patlang, pagkakaisa at pagdadamayan ang siyang mananaig sa bawat isa. Narito ang mga sagot sa pagsasanay. Nakuha niyo bang lahat? Ang galing! Para sa pangwakas na gawain, punan ng tamang sagot ang mga patlang. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong sagutang papel. Mga pagpipili ang sagot. Kung, kapag, pag, sana, sakali, gawa ng, dahil, sapagkat, kasi, mangyari, kaya, o, ni, maging, man, kaya, kung gayon, sa makatuwid, kaya, at ganun man, bagkus, bagamat, subalit. Para sa unang tanong, pangatnig na mga patlang, ginagamit upang itangi ang isang bagay o kaisipan. Pangalawa, pangatnig na mga patlang, ginagamit upang isaad ang nais o pasubali.
Pangatlo, pangatnig na mga patlang ay ginagamit sa tambalang pangungusap kung saan ang isang pangungusap ay kasalungat sa isang punto. Pang-apat, pangatnig na mga patlang ay nagsasaad ng dahilan ng isang pangyayari at sinasagot ang tanong na bakit. Panglima, mga pangatnig na mga patlang ay ginagamit upang maging klaro ang isang pahayag na nasabi na. Narito ang mga sagot sa pagsusulit. Magaling! Nakuha ninyong lahat ang tamang sagot. Para sa ating karagdagang gawain, sumulat ng isang maikling kwento na binubuo ng 10 hanggang 15 pangungusap gamit ang mga pangatnig. Sumulat tungkol sa kakilala o hinahangaan ninyong frontliner. Salungguhitan ang mga pangatnig na ginamit at isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ipapasa ito kasabay ng pagpasa ng inyong mga module. Narito ang batayan sa pagmamarka. Ang mga kasanayan, una, nakasulat ng maikling kwento na may 10 hanggang 15 pangungusap. Pangalawa, nagamit ng wasto ang mga pangatnig sa pagsulat ng maikling kwento. At pangatlo, naisulat ng maayos ang kwento. Ikaw ay makakakuha ng 15 puntos kung lahat ng kasanayan ay iyong nagawa. Upang lubos pang maunawaan at madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa pangatnig, maaari ninyong panoorin ang video sa link na nasa slide. Maaari din ninyo itong panoorin sa FB page ng Grade 4 Unity SY 2020-2021. Huwag kalimutang mag-like! Nawa ay marami kayong natutuhan sa aralin natin ngayong araw. Hanggang sa susunod nating aralin. Muli, ako si Ginang Leslie Q. Quinto ng Dolores Piring Elementary School. Hanggang sa muli mga bata, paalam!